Hello, what's up? Your best here. Ang pagkakaroon ng mga halaman sa loob ng ating tahanan ay mayroong maraming magagandang benepisyo. Tulad nga ng mga orchids, tulsi at lotus na mainam na naglilinis ng hangin at higit sa lahat ay naghahatid pa ng mga swerte sa atin. Subalit alam mo ba na kung mayroong mga halamang nagdadala ng swerte ay mayroon din namang mga halaman na dapat mong iwasang maiuwi sa bahay. Sapagkat ayon sa Vastu Shastra at Feng Shui, ito ay maaaring imbes na magdala ng swerte sa iyo, ay kamalasan pa nga ang abutin mo. Vastu Shastra, isang sinaunang paniniwala ng mga Indian na kaugnay ng tamang daloy o pwesto at ayos ng isang tahanan, na kung saan ay magbibigay sa iyo nang maganda at magaang pamumuhay kung iyo itong maisabuhay at mai-apply. Feng Shui. Feng Shui naman ang sinaunang pseudo-scientific na paniniwala o tradisyon na maaring kung inyong masunod ay magdala o humatak ng swerte na nagmumula naman sa enerhiya sa kalikasan at kapaligiran. Kaya kung iniisip mo kung ano-ano nga ba ang mga halaman na malas o hindi mainam iuwi sa inyong bahay, gumawa kami ng listahan para sa inyo. Kaya kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Dahil trending na ngayon ang halos lahat ng houseplants at literal ngang napakagandang pagmasdan, kaya marapat na alam mo rin kung alin sa mga ito ang huwag na huwag mong iuwi o dadalhin sa inyong bahay. Narito ang siyam na halaman na maaaring magdala sa iyo ng bad luck at nararapat mong iwasan. Number 1. Bubble plant. Ang halamang bubble plant ay isang botanical na halamang namumulaklak ng kulay dilaw. Kilala rin ito sa katawagang Vachellia nilotica. Popular ang halamang ito sapagkat isa itong mabisang halamang gamot. Subalit ayon sa Vastu, ang pagkakaroon nito sa inyong bahay ay maaaring pumigil sa pagpasok ng swerte at kaginhawahan. Number 2. Tamarind plant o puno ng sampalok. Ayon sa mga Vastu at Feng Shui specialist, ang pagtatayo raw ng bahay sa gilid o sa ilalim ng puno ng sampalok ay isang bad luck. Sapagkat ang punong ito ng sampalok ay maaaring pinaninirahan ng mga bad spirits. Maaaring magdala ito ng kamalasan sa iyo. At gayon din ang pag-uwi ng halamang gaya ng puno ng sampalok. Number 3. Cotton plant. Ang mga bulak o cotton plant o silk plant ay hindi mainam na pagpili ang halaman sa loob ng tahanan. Kahit na nga maganda ang maputi nitong bulak, ay madali naman itong kapitan ng alikabok. At ito ay hindi magandang senyales at pinaniniwalaang nagpapahiwatig ng bad luck at kahirapan. Kaya kung meron ka nito ay mainam na ilagay na lamang ito sa hardin o sa labas ng bahay. Number 4. Myrtle plants. Gaya ng sampalok, magdadala rin ng bad energy at bad luck ang mga halamang kahanay ng myrtle plant. Isang namumulaklak na halaman na nagmula pangaraw sa kontinente ng Europa, Africa at maging dito rin sa atin sa Asia. Kaya huwag na huwag mo itong ilagay at alagaan sa loob ng inyong bahay. Number 5. Dead plants o patay at lantang halaman. Ang ilang rason kung bakit tayo nag-aalaga ng mga halaman sa loob ng bahay ay upang maghatid ito ng luntiang vibes at magbigay ng positibong enerhiya at sariwang hangin. Mga halamang may malulusog na dahon o di kaya naman ay namumulaklak. Kaya naman dapat mong itapon at idispatcha ang mga halamang lantana at nabubulo, sapagkat ito ay masamang indikasyon o senyales ng bad luck. Number 6. Cactus.
pinaniniwalaan sa Feng Shui at Vastu na ang cactus at iba pang halamang may tinik maliban sa rosas ay hindi mo dapat ilagay o alagaan sa loob ng bahay, sapagkat maging ito man ay nangangahulugan ng kamalasan at maaaring kahirapan at maraming problema. Ang tanong, meron ka bang cactus sa inyong bahay? Dapat mo ba itong itapon at idespatsa na rin? Hindi, sapagkat ang mga cactus o cacti ay isang halamang proteksyon para sa mga negatibong enerhiya. At ang kamalasan nitong hatid ay maaari mong makontra kung ito ay maipwesto mo sa tamang lugar sa inyong tahanan. Ang paglalagay nito sa mga hardin, balcony o terrace ang pinakamainam na dapat mong gawin upang ito ay magsilbing proteksyon ninyo sa mga negative energy na nais pumasok sa inyong tahanan. Number 7. Bonsai. Ayon sa Vastu belief, ang pag-aalaga ng bonsai sa loob ng bahay ay hindi rin mainam, kung kaya ilagay na lamang ito sa gilid o labas ng inyong tahanan o hardin man. Number 8. Red flowers. Ang mga namumulaklak na halaman ay isang indikasyon ng fresh vibe at swerte sa tahanan. Subalit dapat iwasan ang pag-aalaga ng mga halamang mayroong mga pulang bulaklak, maliban sa roses, dahil maaaring ito man ay isa ring bad signs o bad luck. Number 9. Potted plants in the north. Maliit man o malaki ay palaging iwasan ang paglalagay ng mga nakapasong halaman sa hilagang bahagi ng inyong tahanan o pasamano. Maging ito man ay isa ring masamang indikasyon at maaaring maghatid ng bad luck sa iyo o sa iyong pamilya. Ayan, ngayon ay nalaman mo na ang mga halaman na hindi mo pala dapat ilagay o iuwi sa loob ng bahay. At sure ako na maiiwasan mo na maiuwi pa ito. At upang makaiwas ka na rin sa mga bad luck at bad energy sa inyong tahanan. Mayroon ka ba ng ilan sa ating mga nabanggit? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.